So, kamakailan lang, taray, kamakailan lang. Kamakailan lang ay naging controversial na naman si Tony Fowler, isang kilalang influencer. Apakayaman nito, mukhang alam nila ang dapat gawin kung paano magbo-boom pa or magbo-boost pa ng bonggang-bongga or maglalaki pa yung kanilang mga channels. Kasi mismo yata ang bahay ni Tony Fowler ay parang studio na rin ng mga vloggers. Marami rin siyang mga vloggers na parang doon din nakatira sa bahay niya. So, sama-sama silang lahat sa kung ano-ano mang ginagawa nilang vlogs, ganyan. At mga pa-prank-prank, mga pa-games-games, at kung ano mang maisipan nilang, di ba, topic ng kanilang pagba-vlog or content. So, tulungan, parang ganyan. Meron silang parang team eh, para sama-sama. So, may collaboration, may mga beginners lang na vloggers, nagsisimula, and natutulungan ni Tony na lumaki rin yung channels. So, may panibagong pasabog ang Tony Fowler. Rapper na rin pala ang ate nyo. Ayan nga ang isang screenshot ng music video. Tinakpan ko na nga lang at masakit sa mata. Ready na ba kayo? So, naloka ako ng bongga-bongga sa kanyang music video na yeah, siguro may album na rin ito. No? Ay, talaga naman. Baka hindi. Naku, maraming bibili nito. Oy, nga pala, Alec Bovic. Medyo yung si Tony Fowler, medyo may tawag dyan? Medyo nakikita ko rin sa kanya yung parang pagpapasexy dati ni Alec Bovic. Kilala niyo yon, yung malaki rin yung papaya. O, di ba yung kanyang kanta noon, in love ako sa nota-nota mo. O, alam niyo ba yun? Gusto ko ang nota ng kanta-kanta mo. O, ay yung kay Alec Bovic, medyo ano pa, medyo green pa yung jokes eh, or yung lyrics or whatever, hindi pa direct, no? Pwede mong isipin na kahalayan, pero pwede namang literal, no? Pwedeng figurative, pwedeng literal. Pero ito kay Tony Fowler, maluloka kayo sa lyrics, talagang punong-puno. Diretso kong diretso, syuntutan kong syuntutan. Babasahin ko yung lyrics. Hindi ko pa memorize yung melody kasi nga kanina ko lang napakinggan. Pero hindi, babasahin ko sa inyo yung lyrics mamaya. So, eto yung mga comments ng kanyang fans bago natin i-open yung mga pictures. Maluloka kayo ha. Siguro open ko muna yung pictures bago yung pictures muna bago yung mga appreciation ng mga fans ni Tony. Ay, syempre, kapag fans ka, ay, bulag ka. Lalo panatiko. Kahit may maling gawin ng iyong iniidolo, ayan. Di ba? Ganun talaga mga panatiko. Magagawa natin. Maraming panatiko sa Pilipinas. O kahit nga may maling ginagawa ang ating mga politiko, bow tayo ng bow. Ipagtanggol. Trillanes. Ipagtanggol. Sabi ng mga fans ni Trillanes. At ng kung sino-sino pang mga politiko. Eh, ito pa kayang si Tony Fowler na nagpapakatotoo sa kanyang sarili. So, eto yung mga pictures ng kanyang music video. Oh, mahaba ang dila ni Tony Fowler. So, medyo sunod-sunod yung ano ko nito, yung mga pictures na to, no? Ano kayang lyrics yung part na to? Open natin yung lyrics. Ano yung lyrics sa mga parts na to? So, isasabihin natin yung mga lyrics sa mga pictures na mapapanood natin. O, blanco na naman siya, die. O, mag-like-like kayo dyan. Kumusta signal natin? Ano ang lyrics din eh? Aba, hindi makita. May commercial ng Lazada. Ah! Inamoy-amoy, Lazada! Inamoy-amoy! O, teka lang ha. Biritin ko nga para... Kaya si Tony Fowler naglalaro ng maliliit na nota-nota. Naglalaro ng maliliit na na pototoy. Ano ba? Ako'y tahimik lang sa umpisa. Yun ba yung dila na yon? Yun ba yon? Ako'y tahimik lang sa umpisa. Parang hindi pa naman sa umpisa. Pero parang ganun yan eh. Ah. Hoy, mag-like-like kayo dyan. Kahit di mo ako pilitin, sabi ni Tony. Ito yung lyrics, kinakanta ko talaga. Malasing mo lang ako agad sasama, kahit di mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Oh. Pagkatapos ko mag-shot, sipsipin mo aking dila. Ah, kaya siya nakadila. Pagkatapos ko mag-shot, sipsipin mo aking dila. Hayop ka, Tony. Well, kung paano ko to binavlog, baka matawa pa kayo. Pero mamaya po, medyo puro. Pero kung pinanood yung parang ang halay-halay pong talaga. And baka mag-trending sa mga bata. Lalo mga bata, pag medyo catchy yung tone, ginagawang TikTok, di ba? Tini-TikTok. Eh, baka mamaya gayahin ng mga bata yung mapanood dito sa music video. So, nakakalungkot lang.
tingnan mo naman, parang may ganito bang mga ano, mga pagiging wild sa mga bar? Eh lalo ngayon hindi naman open na siguro yung ilang mga inuman, ano? Yeah, mga bar na ganyan. Kasi dati yung mga napupuntahan lang namin, Cowboy Grill, ano pa ba? Paddy's Point. Nakapunta ba ka? Namimiss ko tuloy yung mga ganyang gimmick thingy. Dati ano rin naman ako noon eh, tawag doon, sama rin ako nung college ako, nung na, mga naon akong kurso bago itong huli. Nung itong huli kong course or program, itong secondary education, matino ako. Siyempre, magti-teacher ako eh. Walang ganyan. Pero nung mga naon akong kurso, lalo na yung information technology ko, tsaka yung computer programming, yan, rampa kami ng rampa. Punta kami pa this point, ganun, cowboy. Yung mga naalala ko, Cowboy Grill, and laklakan ng bongga. Pero hindi naman kami ganito ka-wild, no? Talagang tungga kung tungga. Labas ang dila. Video ito, pero hindi ko na nga ipi-play. Picture na lang tayo. O pati yung kainuman ni Tony Fowler na magandang babae. O, laklak din. Laklak mukhang parak tuloy ito. Kaya mga likers, hindi pa yata nadadagdagan. Okay ba signal natin? Oh, tagang buhos ng tequila sa kainuman. Eh, paano pag nabilaukan yan, Joy? Oh, anyway. Oh, eh, ganun yung pagsasaya nila eh. Oh! Ang papaya! Nagsuot ka pa ng swimsuit kung labas din lang naman ang papaya. Tapos kung mapapansin nyo, wala siyang nipple. Ang kanyang nipple ay natatakpan ng parang silicone nipple pad. Hindi ko alam yung tamang tawag. Pero dinidikit yon. Kakulay ng balat natin, meron ako nyan. And makakailang gamit ka, minsan nga parang pwede mo namang linisin din yun or hugasan. Kasi syempre pag pinawisan, di ba? Ay baka umasim. So, mukhang nilagyan lang ng nipple pad, nakakulay rin ng balat niya para hindi kita ang utong. Pero swimsuit ito, nabukas din eh. Oh, ano yung lyrics? Balikan natin yung lyrics. Oh. Oh, pagkatapos kong mag-shot, sipsipin mo aking dila. Huwag mong subukan, buo kitang isusubo. Ew! Huwag mo daw siyang subukan, buo kitang isusubo. Actually po, ang tamang grammar dito, hindi nga lang ako Filipino major ha, English major ako. So kung mali ako, di correct nyo ako, no? Kasi hindi ko naman kiniklaim na tama ako lagi. Lagi naman ako nagkakamali. Maganda lang ako, hindi ako perfect. Excuse me, painom. Ang tama pong grammar dito ay huwag mo akong subukin. O huwag mo akong i-test, huwag mo akong i-try, huwag mo akong i-dare, ganun, huwag mo akong subukin. Kaya lang mas gamitin sa atin yung subukan. Ang word po kasing subukan ay ang totoong meaning niya ay silipan. Yung naninilip, subukan mo nga si ano. So, parang lumang term. Pero mas naging gamitin sa atin yung subukan, like kinahamon ka. Even Arab was known for this word, di ba? Huwag niyo akong subukan! Ano niya, Arab? Walang kamakamagano. Ganon. Pero dito, tumugma yung subukan ni Tony Fowler. So kung dalawang meaning, huwag mo akong subukan, huwag mo akong i-dare, kasi isusubok kita ng buong buo. Sa God! Mula ulo hanggang paa! Grabe naman, di mabilaukan si Tony. Or, huwag mo akong subukan, huwag mo akong sisilipan. Kakasilip mo sa akin, papasilip ko naman ito talaga. At pag nagalit ka, isusubo kita. Oh, ramdam ko nagiinit ka, lalo na't paglasing. Hindi ko, nalimutan ko yung ano, yung melody. Oh, lalo na't paglasing ka. Paglasing ka na. Bawat tagay nagiging tigre, nangangagat, lalo't paglasing ka. Lasing ka na. Oh. Oh, malibog paglasing. Libog paglasing. Ganun ang ganap niya. Oh, yun pala yung ibig sabihin ng MPL. Malibog paglasing. Mama, papa, lima, 'di ba? So malibog paglasing pala ang ibig sabihin ng MPL. Akala ko yung MPL ay MP light. Iniinom. MP Light. Parang masikat yata Alfonso ngayon na. Limot ko na. Malay ko sa kanila, no? Ang iniinom ko lang naman kasi talaga ay ano lang, tea. At saka
Ginger brew. Yeah. Ginger brew. Ah. Sige, sige, sige. Lika-lika dito, sabi ni Tony Fowler. Oh, oh. Gusto ko yung nakakapa kong malaki, sabi ni Tony. Oh! Gusto ko yung nakakapa kong malaki. Ano kaya ang nakapa ni Tony'ng malaki? Makikita natin sa picture. Oh, ang pototoy nakalawit. Pati yung kanyang ano, dance, yung kasama niya sa nako parang inverted pentagon, pentagram, pentagram to, no, yung parang star. Yung strap ng bra ng babae ay parang star na pabaligtad. So, inverted pentagram. Medyo demonic nga yan kung tutuusin. Symbol ng demons kasi yung nakabaligtad na stars. And kapag binaligtad mo yan, parang ganun din yung itsura ng kambing or yung goat na, di ba, yung ulo ng kambing. Parang symbol yan ng ano eh, ng yung dalawa sungay, tenga, tas ulo, pababa. So, parang symbol nga ng mga damunyo yan. Labas din ang pototoy. Tapos merong nipple pad na heart na pula. Oh. Ay! Mayroon pa ulit, no? Lawit na ang pototoy. Oh, hindi mo kita ang nipples kasi nga mayroong ano, may takip. Oh. Oh! Ito ba yung sinubo? Aba, Diyos ko, Ining, hindi ganyan ang tamang pag-inom ng tequila. Anong ginagawa mo, Ining? Tagaktak na ang pawis. Oh. Ganun talaga, no? Kailangan sexual yung kanilang music video. So, ganito siguro ang eksena ng mga babae na sa inuman. Diyos ko, pagkaganyan kaining, eh, kahit ikahihipon at ang pangit ng mukha mo, eh, paglasing ang kainuman mo lalaki, ay talagang, brocha kang magaling. Okay. Hoy, mga likers, hindi pa nadadagdagan. Nagpupuyat ako para sa inyo. Diyos ko po, ito ang dede niya, nakadikit. Dito, nakahiwalay. Dito nakadikit, dito nakahiwalay. Oh, bakit gayon? Dikit, hiwalay. Kasi gumagano niya yung pototoy niya. Pag tumatalon-talon siya, may talent talaga si Tony Fowler. Elyahan nga naman ang lalaki dito, di ba? Oh. Boy, nagtutwerk ang daddy eh, nagganon-ganon na, parang Elise eh, nagbabanggaan, naghihiwalay eh. Oh. Ayun. Kinaokko. Ito yung lyrics na gusto ko yung nakakapa kong malaki, sabi niya. Ngiti mong ducks matsutsupa ka sa tabi. Ngiti mong ducks. Hindi pa sinabing titi mong ducks eh. Ngiti mong ducks, so malaki, ducks kasi isa itang Bisaya, dako. So ngiti mong malaki, matsutsupa ka sa tabi. Ba pag ginitaan mo si Tony Fowler pala eh, matsutsupa ka niya. Ang alam ko sa tsupa, yung nabibili laang sa 7-Eleven na lollipop. Oh. Oops, wait, baka bigla ka kitang mahila. Oh. Oops, wait, baka bigla kitang mahila. Shot puno bago ka kantutin na ag... Oh. Sabi ko, shot puno bago ka kakantutan na agad. Di na kailangan ng ligang. Oh, wala na. Talagang mag... Kailangan yung ating... kailangan yung ating cotton buds mamaya pagkatapos ng vlog natin, isausaw natin sa holy water. O kapag pinakinggan nyo yung music video ni Tony, isausaw nyo sa holy water at saka kayo maghinunuli, ha? At talaga namang, Diyos ko po. Ano mga picture niyan? O hawak-hawak niya. Hindi po ito totoong, hindi po yan totoong ano, pototoy. Yan po ay dildo lang. Or strap-on. Ayun. May isang naka-apron na lalaki, tapos may nakadikit na pototoy, may buhok pang kulot. Si Tony sumasamba naman sa isang dildo rin. Tapos di ni malapit sa akin, may fink na dildo. Ang nakatayo, may nakalawit na gayon. Ay, walang Diyos. Good luck na lang sa mga kabataan na mapapanood ang music video ni Tony Fowler. Oh, sinuot na niya yung dildo. Ito yung tinakpan ko kanina. Suot-suot na ni Tony Fowler yung dildo. Tapos suot niya yung kanyang rainbow fishnet na outfit. Tapos yung kanyang salamin ay meron pang pototoy din, no, na ganon. Parang pang party-party nga yan. Talagang lunod na yung lalaki sa dibdib ni Tony na nagtatwerk-twerk ng gayon. Lunod na. Oh, pak na pak. Ginawa ng unan. Oh. Talbog. Talbog na tayong mga walang padang-kadang. Parang iba yun na.
Okay. Oh, ano mga lyrics dyan? Basa tayo. Talaga namang pinirapan mo ka, Tony. Kakakantutan na agad. Di na kailangan ng... Di ko alam kung tama yung aking ano ha, yung aking melody. Mamaya maaalala ko rin yan. Kaya mo ko nilasing, iba ko pag nauuhaw. Nag-aalam, Madre, isang bakit lang naman. Pag nalasing daw siya, kaya daw siya nilasing ng mga kainuman niya, most probably mga lalaki, ay iba daw siya pag nauuhaw. So siguro na nililibugan, no? Malibog pag lasing. Yun nga, yun, oh. Tipsy na naman, walang presyo ang laman. Lasing na at walang presyo ang laman. Ayun pala, kaya siya nilalasing ng kainuman. Painumin lang natin ng kaunti, lagyan natin ng betchin, mamaya ay libog na yan. Girls, may matututunan din naman kayo sa lyrics na ito. Ang mga lalaki, baka magulat kayo, binibetchin na pala kayo, isang tagay pa lang, lungangi na kayo, di ba? Hilong-hilo na kayo, lambot na kayo, lantotay na, libog na, wild na. So, walang presyo ang laman, najug-jug ka ng libre. Kamura-mura ng 4, wala pang 100 pesos, najug-jug ka ng libre. Mahal ang dangal, actually priceless yan, naibigay mo lang sa kainuman mo nung ika'y nilasing. Tuloy-tuloy mo na higupin ang aking sabaw. Wow, ang masasabi mo pag ako umibabaw. Saan ang ibabaw din eh? Baka ito na ang pag-ibabaw ni Tony. Diyos ko po, nakahilata na si Tony Fowler. Nakanganga. So, ang lyrics dyan ay... Wow, ang masasabi mo pag ako umibabaw. Sorbetes na to now, pumutok sa aking siyopaw. Sorbetes na to now, pumutok sa aking siyopaw. Oy, tama po kayo. Si Andrew E. nga pala, naging controversial din sa kanyang binibirotsa. Oo nga naman, Ate Anna. Si Anna, ako na patingin. Sabi pa ni Andrew E. So, going back dun sa lyrics, sorbetes na to now, pumutok sa aking siyopaw. Ano yung siyopaw din eh? Or saan pang siyopaw? Ano yung siyopaw mong yan? Bola-bola, asado. Baka pusa yung laman ng siyopaw mo, ha? Baka pusi ang iyong siyopaw. Kaya sabi ni Tony dun sa pumutok yung sorbetes na tunaw. Pumuputok ba ang sorbetes na tunaw? Tumutulo lang naman yun, ha? Sorbetes pertaining to sorbet or ice cream. Sorbetes na tunaw, pumutok sa aking siyopaw. Sabi ni Tony, Umatungal na si Tony. Video po yan, pero picture ko na lang na isi-share sa inyo. Aba, hindi ito siyopaw, tito, ha? Siyopaw na apakalaki ito talaga. Ano pa ang kanyang picture din eh? Talagang, dinilaan ang lalaki. Talagang, ito ba natawag na French kiss? I've never had a French kiss ever. Nene pa ako eh. Ganyan ba ang halika ngayon? Dilaan na, no? Nagbubuhol-buhol na ang dila. Nagpa-party-party sila. Meron silang ang tawag dito, bubble party, whatever. Hawak-hawak ni Tony Fowler yung dildo or yung dong, kung ano man tawag siya. Diyos ko pa. Ano pa yung lyrics? Ramdam ko pag nag-iinit ka, lalo na pag lasing ka. Chorus, lasing ka na. Okay, yun na yung mga mahahalay na words. Okay. Maigsi lang naman yung song. Hindi naman ganun kabalik. Kulang-kulang 3 minutes lang naman. Pero talagang nakakaloka ang mga picture. Naglalaro si Tony Fowler ng mga dipihit yata to ng mga tumatalon-talon na maliliit na putotoy. Diyos ko. Ayan ang pisngi ng langit. Hindi pala pisngi ng langit. Likuran ng backdoor ng langit pala yan. Wala nang naitago. Ayan. Mahilig mag-twerk si Tony Fowler kasi ang laki ng pet niya. Pati lipstick, korteng putotoy. Ayan. Dito ako nagimbal. Alam ko naman na merong mga lesbians and bisexual na mga babae. May mga bi na babae. Pag sinabing bi, hindi naman kailangan bading yan eh. May mga bi na babae sila,
bis babae rin ang ganda-ganda pero pumapatol sa kapwa babae. Oh, yan na yung kanta na I kissed a girl and I like it. Laplapan match parehong babae, nakakaloka. O ayan, binaril ni Tony Fowler yung rapper na yung nasa chorus. Alam ko na. Paglasing ka na, may rapper na ganun eh. Binaril ni Tony Fowler yung lalaki ng kanyang pototoy na strap on. Sabi ng lalaki. May pototoy ka. Diba? Kakaloka. Oh! Super sayo sila nung kanyang rapper na kasama sa music video. Tony Fowler, gumigiling-giling talaga. Oh, tinakpan ko na lang. Kasi mahalay na mahalay. Meron pa ba? Ako na pala yan. Nandidiri sa pototoy. Nandiri sa pototoy yung princess. Diyos ko po. Now, nakakaaliw namang talaga. Napaka-daring. Even Andrew E. actually was, tama po kayo, nung panahon niya, comment-comment lang po kayo dyan ah. Nagpa-flash naman yung comments niyo kahit hindi ko mabasa. Even Andrew E., during his time, medyo naging controversial kasi nga, di ba, may mga mahahalay din sa kanyang lyrics. Na parang yung, may isang song si Andrew E. na parang yung babae pa yung nagyayaya. Ganon. Was it binibirotsya? Binibirotsya. Binobrotsya na pala. Basta maraming kanta si Andrew E. na ano, ganon ni. Then natulog ako maghapon. And sabi, hey Andrew, can I have your number two? Lumuhod sa harapan, sabi ni Andrew E. Limot ko na yung mga lyrics eh. So, yeah, may mga certain period or generation na meron talagang mga nakaka-culture shock na mga ganap-ganap. And now, sa panahon ngayon, it's Tony Fowler. Hindi man siya magaling kumanta, pero nagra-rap naman siya. So, ang kanta naman kasi hindi kailangan na melodious or whatever. Hindi naman kailangan na talagang parang may melody nga. So, basta't nagra-rap ka lang, meron lang siyang rhyme, okay na yon, di ba? Para ka nagsasalita, like Nicki Minaj, Eminem, ganyan, Cardi B, okay na yon kahit hindi ka magaling, kahit sintunado ka, basta't nagra-rap ka. Ayan nga pala, kaabang-abang din si Rochelle Pangilinan at saka yung Sex Bomb group, no? Sex Bomb Dancers, parang meron silang documentary sa Netflix. O yan, si Rochelle Pangilinan, hindi naman magaling kumanta. Kung naaalala nyo yung Sex Bomb, ay si ano naman yung magaling kumanta dun eh, yung maganda yung boses, sino to yung Chinita? Magandang babae yun eh. Basta morenahin na Chinita, nakita ko kasi sa personal ng Sex Bomb. Si Rochelle Pangilinan, dinadaan lang din niya sa rap, pagra-rap, no? Papa, sige, baka magsisi ka. Malambing. Ganun, okay. Bakit, Papa? Yeah, ganun. Nalimutan ko na yung pangalan ng ano. Pangalan ng magaling sa Sex Bomb talaga, magaling kumanta. Medyo chinitahin yun eh. Na parang Haponesa. Hindi po si Jopay, chinitahin pa. Na maliit lang siya na medyo morena, napakaganda ng mukha. Yun. Yeah, so, yeah, nag-rap si Tony Fowler, and then, yan, pero, nakakagulat. May mga pototoy sa video, may laplapan, diba, may subuan, pati alak, sinubo, talagang ang papaya, lawlawan, kung pati puwit, talagang, iniiswad-iswad, kahit may bubbles, ay talaga namang na-culture shock tayong lahat. So, paano pag napanood ito ng ating mga bagong henerasyon, lalo ngayon, ang mga teachers nahihirapan dahil ang mga bata, bawal mong ipahiya, di ba? Masyadong OA yung child protection policy ng Pilipinas ngayon. So, dapat baguhin sana yan ng DepEd with the help of VP Sara. Tingnan natin kung mangyayari yan. Kasi ngayon, bawal na yung corporal punishment. Kapag nahuli ni teacher, halimbawa, na nanonood ng music video ni Tony Fowler, yung mga estudyante, walang karapatan si teacher na ipahiya yung estudyante pag sasabihan laang ng maayos.
Walang karapatan si teacher na batuhin ng chalk, hampasin ng ruler, or singalan, or ipaya ang estudyante. Otherwise, si teacher pa ang malilintikan, baka matanggalan pa ng lisensya. So, OA po ang protection sa mga bata ngayon, mala US, pinipilit gayahin ng Pilipinas ang US, ang ending, nagiging sungayan at pasaway ang mga bata, hindi na rin takot sa teacher, lumalaban pa. Isa rin yan sa medyo nakaka-disappoint sa akin kung bakit hindi ko pinuruso na magturo kaagad, lalo ganito nga, nagsisimula ulit yung Malitating Channel, so tinututukan ko ito. Yun, hindi, kung ako'y nagtuturo ngayong panahon, itong channel to, tiwangwang. Also, baka nag-proceed na rin ako ng master's degree ko kasi yun naman talaga yung plan ko na kung hindi na demonetize yung malaki nating channel. So, yan. Ang hirap disiplinahin ng mga bata ngayon. So, kung sila man ay mahilig mag-ML or manood ng mga kahalayan, tapos ganito, available pa itong nakakaloka at talaga namang punong-puno rin ng kalaswaan kahit na ako'y natatawa. At nakakatawa kung paano ko ito binavlog, ay punong-puno naman po talaga ng kahalayan, or the word na nga dyan is kabastusan, diba, no? Kumusta ang mga bata na mapapanood dito? Ay, ganito pala kasarap gumimik. May isang picture din ni na, teka lang, share ko lang siguro ng mabilisan, na, teka ha, dito sa mga na-scan natin picture, they were having fun, and then yung mga lalaki nasa background lang. Hindi kita sa mga pictures ko kasi naka, yan, pwede dito. They were having fun, nagpapakita, nagtitiwangwang ng katawan, nagtatwerk, diba, naglalabas ng pop. Tinan nyo naman. Well, this is just a music video. Yan. May mga lalaki nagiinuman sa background. Kita nyo? Tapos, ang mga lalaki naman, balot na balot, di naman naka-brief, or di naman naka-boxers, o hindi naman naka-swimwear. Nagiinuman ng mga lalaki. Yeah, tapos kasama nila yung mga babae, mga lasing, ang wild na, naghubad na, nagpasa. Sa unang part kasi ng video na ito, yung mga bihis pa sila eh. Parang dumating sila sa isang party ng mga lalaki. And then nilasing sila. So yun na, no, naging wild, oh, alam yun na, sabi nga ng lyrics, pagkatapos nito, eh, kaya nga daw sila nilasing, kasi nga, malibog paglasing. Oh, libre na ang laman. Sabi yung lyrics kanina, di ba? Oh, libre na ang laman. Walang bayad ang laman, sabi, oh. Jog-jog na magaling si na Tony paglantutay. Alam niyo, may classmate akong ganito ha, teacher pa. Teacher na ngayon, in fact. Nung nalasing siya, talagang ano, nagwawala. Hindi man naghubad, pero willing, siya pang nagyayaya sa lalaki. Alam niyo, kung wala kami doon na mga classmates niya na kami pa nga dapat na bading ang wild kasi gusto naman talaga naming manlalaki. Kami pa yung bukod tanging nag-ingat dun sa kaklase naming babaeng nang itutabala ako. Sabi, alam niyo yung salitang yun? Itutabala ako. Sabi, kung hindi sa mga kaibigan naming bading, kung tutuusin, pwede namin siyang ibugaw sa mga kaharap namin sa inuman, lalo't mapepera, di ba? Or ganon. O kaya ipang-akit namin siya sa mga type rin naming lalaki. Halimbawa, may gustong-gusto kaming lalaking apang kakagwapo. Ipapain namin yung kaklase naming lasing. And then makikita na namin ang pototoy nung lalaking crush namin. Baka kami pa nga ang magtutok. No, tulungan pa namin kung pareho na silang lasing. Oh, sige, go. O nakapanood pa kami, nakahawak pa kami ng libre. But yeah, napigil namin yung classmate namin na may mangyaring masama sa kanya. Baka, hindi naman lahat ng lasing ay wala na sa sarili. Ngayon, teacher na siya. Pero pag nalasing yun, hindi ko alam kung ganun pa rin. Anyways, bata pa yung teacher namin yun nung mga panahong, like, mga first year pa lang kami noon. So, sana naman nag-mature na siya ngayon. Ang problema dito, yun nga, objectifying women, ang tingin na sa mga babae ay hindi na someone, kundi something. Diba? You have to be somebody, not something. Tao ka eh. Tapos, dahil nagbubuyang-yang ka at payag ka na ibuyang-yang ang katawan mo just para just for fun, o mabingwit yung lalaking type mo, o mapagbigyan yung mga lalaki sa gusto nilang gawin ng mga babae kapag nagiinuman, ang baba ng tingin ng lalaki sa kababaihan. So, yan lang din yung downside nitong, okay, willing magpakita at magbuyang-yang ng katawan si Tony Fowler, hindi naman lahat ng artista or singers kayang gawin yan.
Eh kaya lang, ano yung impact nito, 'di ba? Ano yung talab nito at ano yung magiging resulta nito sa makakapanood? So yung mga bata makakapanood, baka isipin nila ay okay lang pala maging wild. Nakita naman namin, saya-saya nga eh. Dami pang boys, oh, happy ang mga boys pagka nagtitiwangwang ng katawan. Pwede naman pala, dapat proud tayo sa katawan natin. Hindi naman nakakaya, makinis naman tayo. Tsaka bata pa tayo, oh, hindi lawlaw ang dede, may katawan, kola-kola. So kailangan ipakita natin ito para magtagumpay tayo sa buhay. And many other bad lessons na matututunan dito sa music video ni Tony. No, nakakalungkot nga lang na yun, may ganung matututunan or may magiging ganung impact yung ganyang pagiging pakawala ng video ni Tony Fowler. And sabi nga ninyo, may anak na babae ito, si Tyronia. Eh kung ganyan yung nakikita niya lagi sa kanilang household. Tapos si Tony Fowler, mahilig magtutwerk yan doon sa kanilang swimming pool. So nakikita rin na Tyronia yan, kung paano nagbubuyang yan ng katawan. Kasi malimit silang may fan doon sa kanilang swimming pool din eh. Baka nga itong kanilang music video, baka kuha yan sa bahay mismo ni Tony Fowler, hindi sa kung saang studio, diba? Nag-invite na lang ng mga co-stars or yung mga ganyan, mga extras and mga celebrity para mag-pretend na mga kainuman or mga nagpa-party-party baka sa bahay ni Tony to. So, kung nakikita ni Tyrone yung mga ganyang behavior ng kanyang nanay, eh, good luck sa bata, no? Kasi, pag naging norm yan sa loob ng bahay, isipin ng bata na normal din yung ganyan. Tapos, pag nakasalamuha yung anak ni Tony Fowler sa iba, pag napapunta sa ibang bahay, hindi rin nagbe-behave yung Tyrone niya. Malay naman natin kung paano tinuturuan ni Tony Fowler anak niya. Pero yun nga po, hindi maganda. Hindi rin siguro ready pa yung generation natin sa ganyang kalaswaan. Nakakatawa lang sa akin kasi hindi naman ako nagigimbal ng bongga. May mga ilan lang na mga scenes doon nakakagimbal sa akin. Katulad nung laplapan ng mga babae. Pero yung mga laplapan na yun ng parehong babae ay nakaka-arouse yun sa mga boys. Siyempre sa akin hindi nakaka-arouse yun, di ba? Hindi ako na-arouse yun sa papaya mo, Tony! Oh, ganong tipo. Ayan. So, what do you think? Kasi po, nag-react ang MTRCB dito, hindi daw ito na-censor. Pero, yeah, hindi, parang walang nailagay na strict parental guidance rating. Ganyan. Nag-react na nga yung MTRCB. Baka di ko na nga maipakita sa inyo kasi napapahaba tayo. But, ano masasabi nyo dito? Are we ready for this kind of music videos? Nagre-react pati yung mga international vloggers, mga foreigner na vloggers nagre-react dito. Highly controversial. Highly controversial yung video ni Tony Fowler na yan. And hindi pa naman po tinitake down. Available pa sa YouTube, sa Facebook. At catchy naman yung tone. Nakakaaliw yung tone. Ano? Eh mga bata ngayon talagang wild naman eh. Available na rin kasi naman yung mga porno. Hindi pa naman to porno. Wala pa namang tusukan na nagaganap. Hindi pa naman totoo ang sinubo at hinawakan. Pero syempre, nakakagulantang lang po. And nakakalungkot na may magiging nega na effect sa kabataan natin. Baka mamaya dito nagtataas yung teenage pregnancy. Baka yan, isa rin sa maging contributor. Or, diba? Yung ganyan na nakikita na parang nagiging normal na nakikita na binubuyang yang ang puwit, ang papaya, ang laro ang pototoy, no? So, ang laki naman ng pototoy. Ba't yung sa boyfriend ko? Ba't sa... Hindi naman ganun kabongga. Parang wala namang ganyang totoo sa Pinoy. Bakit hindi naman ganyang kabongga yung mga Pinoy? Bakit ang lalaki ng mga dildo doon? So, good luck talaga sa ating mga kabataan ngayon. So, wala tayong magagawa kundi maging responsable na lang po, no? Sa mas mga nakakabata sa atin, anak man natin, pamangkin and all that, kakilala, payuhan na lang natin na hindi tama at hindi dapat ganito yung pagpa-party. Dapat pag nag-party, kasiyahan lang, walang jugjugang involved. Kami nag-college kami, how would you believe? Natapos namin yung college years namin yan. Nang walang, ay, diba sabi, pag nasa college, ang wild-wild daw. Wild na yan, kasi sa high school, behave-behave pa eh. Pagdating ng college, all out na yan, jugjugang, walang ganun sa amin. Or maybe because marami kaming mga nakakatandang classmates ng aming batch. Kaya behave din yung mga klase naming mas bata kasi may nagmamatanda sa classroom and even sa mga pinupuntahan naming lugar kapag gumagawa kami ng mga projects. Comment po kayo sa comment section at mag-like and subscribe na rin. Ready na ba kayo sa ganitong sitwasyon? O magkakakuliti ba kayong katulad ko? Nagkakuliti ako eh. Hindi nga nang mataho ngayon. Like and subscribe!